Kamusta si Lai? Si Lai, kasi yung parents namin sobrang mahal na mahal namin. Kaya ayun, hanggang ngayon hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa family ko. Family background, sila, actually ang totoong pangalan ko is Mona Liza Austria. Bunso ako sa limang magkakapatid, ako yung pinakalas. Tapos yung parents ko, ngayon nasa province na sila kasi lahat kami is graduate na. So lahat kami nag-work na, may sarili-sarili ng buhay, may sarili-sarili ng pamilya. So wala na silang iniisip. And yung mga kapatid ko nasa ibang bansa, dalawa lang kaming nasa Pilipinas, ako na bunso at saka yung panganay kong kapatid. Which is yung panganay ko is businesswoman siya at may mga business siya dito sa Manila at saka sa probinsya. Ayun. Elementary na sa ano ko nag-aral sa Pangasinan. Ang name ng school namin is Kabeldatan Elementary School. Yung high school naman, dito na ako nag-high school sa Iris, sa May Nagtahan, at nung college naman sa PUP ako nag-college sa Santa Mesa. Graduate ako ng college kung hindi alam ng mga tao. Elementary days, kasi probinsya na ako actually. Mahilig kaming kumuha ng mangga, mahilig kaming maglaro ng 10-20, ano yun? Basta yung mga pang-probinsya na. Tapos yung kung alam niyo yung satong, yung may mahabang stick na bamboo stick, tsaka maliit na bamboo stick. Tapos mahilig kaming maglaro ng habulan ng mga kapitbahay namin, pati yung langit lupa. Yung mga bang typical na probinsyana na laro. Nilalaro namin yun. Tsaka yung mga friends ko ng elementary hanggang ngayon, friends ko pa din sila at nag-uusap pa din kami. Yung high school life ko, actually yung high school life ko is for me yung pinakamasayang experience na-experience ko from my past. Kasi hanggang ngayon, yung mga high school friends ko is sila pa rin yung mga kasama ko till now. 17 years ko na silang kasama hanggang ngayon at sila pa rin yung mga best friend ko, hindi nila ako iniiwan as in... Ewan ko, sobrang thankful ako sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila, wala na ako dito. Promise. Meron ka pa bang natagong teacher no high school life? High school! Meron pa. Meron pa naman ata, oo. Siguro yung mga friends ko meron pa kasi ako, wala na ata kasi nung bumagyo ng Undoy, yung bahay namin, yung inuupahan naming bahay, binaha siya hanggang dito ata. So, lahat ng gamit namin, nawala talaga. So, nabanggit mo sa PUP ka nag-aral ng college? Bachelor in Advertising and Public Relations. Gumraduate ako ng 2012. College na kasi nag-extra-extra na, pero hindi yun yung passion ko eh. Hindi ko passion ng pag-aartista. Pero nung college kasi kami, ang OJT ko is nag-o-organize ako ng events. So ako yung head doon pag nag-o-organize ng events. Doon na nag-start yun kasi meron isang company na... nagpakuha ng mga models, tapos yung boss hindi nagustuhan yung isang model, so pinauwi. Tapos ako yung sinabak. Doon nag-start. Favorite subject nung college? Nung college! Pati high school na lang.
Kasi nung college, hindi kasi ako masyadong nag-aral nung college. Doon na graduate ako, pero hindi ko na siya sineryoso. Kasi alam mo yung feeling na pag kumikita ka na, parang mas gusto mo na lang kumita ng kubita. Yun yung feeling ko. Pero kasi, iniiyakan ako ng family ko. Ayaw nila na hindi ako makagraduate. Yung mother and father ko kasi, lahat kasi sila graduate, tas ako hindi makakagraduate, diba? So, gusto nila gumraduate ako bago ako magtrabaho. So, pinilit kong gumraduate kahit nagtatrabaho na ako. Actually, naniniwala kasi ako na walang taong bobo, pero may taong tamad. So, kung mag-aaral ka, kung masipag ka mag-aaral, hindi ka bobo. Tamad ka lang. Kasi pag nag-aral ka, di ba, lahat malalaman mo. Pero nung high school ako, ang favorite subject ko is math. Ngayon, meron akong business, which is Glutagen Lipo. Yun yung tablet ko, tsaka lotion. Tapos meron din akong Power Pill. At thanks God kasi matatapos na. Under construction yung third branch ko ng Powerfill, which is sa Malabon. So, thankful ako kay God kasi binibless niya ako. Tapos, reseller ako ngayon ng Chooks to Go. Tapos, ang dami ko kasing business. Tapos, meron akong under construction din at yung papers inaayos namin sa salon, yung beautiful na salon namin nila Marge tsaka Nicole. Actually kasi, yung video na yon with Mo Twister, kung pinanood nila yung buong video, kasi yung nilalabas nila is cut na. Yung buong video doon, ang tanong doon is, ano yung pinakamalaking offer sa'yo? 2016 yun na. 2016 is start ako mag-model. Tapos tinanong ni Mo Twister na ano yung pinakamataas na indecent proposal sa'kin. Which is sinabi ko yung totoo. Yun nga, yung 150 nga, tapos 2 pops with yung agent na nag-offer. Yun. Pero hindi ko sinabi doon na yung 150 na yon is tinanggap ko. Tapos hindi lahat ng video na andon is totoo kasi nilagyan namin siya ng parang twist para yung tao, alam mo yon, para may kagatin sila, may isipin sila, 'di ba? Ganun naman usually pag showbiz. Ayun. Actually kami ni Rob, sabi niya kasi, pwede naman kahit, andyan lang siya lagi, yun. So, walang label eh, parang andyan lang siya lagi. Ito naman, ano yung tinatanggi. Ayun na, naiiyak na ako. Hanggang ngayon, hindi ko pinaparamdam na nasasaktan ako. Siguro, pag sinabi nila na, kaya ka siguro ganyan, kasi pinalakad ka ng magulang mo na yung ganyan. May nagpapasaya.